Yun, magandang araw sa inyo lahat. At alam nyo na, nakikita nyo na sa screen kung anong gagawin natin ngayon. Ano? And marami nagre-request sa akin nito. Sabi nila, boss, may bago na naman. May B-Farm na naman. Meron pang ano, may mga lumabas sa bago. B-Farm. And yan, tinignan natin yung B-Farm. Okay, so... Okay, context. Na-receive ko yung mga comments sa'yo nung ginawa ko yung video regarding sa Lele Gold. Okay? So, ito. Tinignan natin... B-Farm, and di ko na papahabain pa. Ponzi. Or, sorry. Pabilis ba? O, tapos na, di ba? Tapos na yung video. End of the video. Ponzi. Hindi, sige. Bigyan natin na ano. Bigyan natin na konting chance pumalag, no? Pero, I can assure you guys, this will not be sustainable. Kahit anong gawin na to, no? Una-una sa lahat. Okay. Bigyan ko ng ano ng sa mga hindi nakakalam kung ano yung B-Farm, isa siyang farming game na kung saan yung mga shells na ma-earn mo sa game pwede mong ibenta through ibebenta magiging USDT. So ang marketing nila, ang sinasabi nila dito, legit to kasi diretso USDT ang bayad. Wow naman. Naman. Malamang kasi USDT rin yung ika-cash in mo. Dito, kung sa Lele Gold Farm, pa 100-100 lang sa GCash, dito, USDT rin ang ibabagsak mo, ha? And, may isa dito, isang YouTuber, na ito, mayaman naman. Okay? And si Mr. Fish Vlogs, mayaman naman siya. Kasi pinakita niya dito, yung Binance account niya, na meron siyang 1 million. Hindi ko na papakita dito. No? Baka mamaya sabihin niya pa, ano eh. Pero hindi, fair use naman siguro to, no? Meron siyang 1 million sa Binance, mapera siya. Kumbaga hindi niya kailangan 'to gawin. Or baka ito talaga yung ano niya? Ito talaga yung source of income niya, hindi ko alam. Pero umpisahan ko na no, mali itong ginagawa na 'to. Bakit? Unang-una sa lahat, hindi ka makakapag-grow ng pera sa isang pagtatanim-tanim. 'Di ba? Imagine niyo, saan nanggagaling yung pera? Again, ganun lang naman yung tanong, eh. Saan nanggagaling yung pera? Sinong mamimili ng shells? Sino mamimili ng shells mo? Nakikita mo ba kung talagang player yung namimili niyan? Or sa laro lang din? Yun kasi, yung pinagkaiba eh. Yung mga tokens ng mga NFT games, kita natin yung pagpapalitan yan. Alam mo na may mga players na namimili. Where sa mga gantong laro, wala. Hindi mo alam. Technically, sinasabi nila, binenta mo. Pero sino yung namili? Yung developers na mayaman ba? Mayaman ba yung developers? Ibabalik nila yung pera mo? Kasi, kailangan mo dito mag-cash in eh. Dito sa B-Farm ha. Kailangan mo rin mag-cash in kung gusto mo mag-progress. At saka kung gusto mo makapag-withdraw. May cash in din. At saka syempre, again, isang malaking red flag na guys, pag mayroong invite-invite, okay, pag yun laro, babayaran ka para mag-invite, red flag na yun, alam mo na. Ano ba naman yun? Maging ano naman tayo? Maging, unting ano na lang, unting utak na lang. No? Kaya nga sinasabi ko dito, yung mga content creators na gumagawa ng mga gantong videos, mga kumikita sa mga gantong paraan, hindi natin alam kung kinontak sila ng B-Farm para gumawa ng video, para i-promote, may particular na bayad. Tapos, pag may na-invite pa sila dun sa game, kikita pa sila. Dahil may ano eh, may invite ano. May invite bonus, may mga ganitong ano, may mga ganitong aspect. Tignan nyo dito yung quest dito, ayan o. Oh. Itong nasa gilid na to, ayan, ang quest nyan, yung isa sa mga quest mo, mag-invite. And then magkakaroon ka ng mga in-game prizes. Pwedeng shells, pwedeng ton gems. Okay? So ito, ang malala. No? Ang sinasuggest ni Kuya, ni Mr. Fish Vlogs, ito, inaulit ko lang sinasabi niya, na ang ilagay daw na pera is... $100 at least. Ayan, dito papakita dito na ilalagay niya ano na pera. Ayan, $101 yung nilagay niya. So, ina-advise niya na maglabas ka ng 5,400 na ano. Tama, 5,400 pesos para sa isang laro. O, tapos anong gagawin mo dun sa laro? Ayan, ano ko lang ha. Sinasabi ko lang yung mga sinabi niya. Ang ginawa niya sa 5, nagkaroon siya ng ano eh. Nagkaroon siya ng 8 million yata na ano. 8 million na gem. Yun yung na, ano niya, yun yung nabili niya. Na sa $100 niya, meron kang 8 million gem. Hindi ko alam kung naubos yun. Wala na akong pake. Pero, namili siya ng isang land. Siyempre, ang kakalaga niyan,
3.5M. Yan, 3.5M gem. So yung 5 million, yung 8 million niya naging 5 million na lang. Then yung 5 million dito sa ranch, bibili siya ng ranch. Naubos na rin ulit 'yon. So mamaya, ayan oh, 5 million gem. Ayan, 5 million gem yung inubos niya. So ito, 5k na lang natira, 2k na lang natira. Anong gagawin niya ngayon? Saka siya mag-grind. Ito. Ito na ang earnings. Ito, pag nagtanim ka nitong dilaw na to, tsaka ng mais, ang ma-earn mo, gem. Hindi pa shells. Kailangan mo pa magpa-level up. Ngayon, again, kanino mo ibebenta ngayon? Let's say, ano na, nag-level 3 ka na. Kanino ka na ngayon magbebenta? Kanino mo ibebenta ngayon tong carrots? Yung carrots kasi, pag carrots na yung binibenta mo, ayan, meron kang 1.29 shell kada benta mo ng carrots. Pag peanut, 12.5. Pag strawberry, 34.9. Then pag mansanas, 2,583 na gem. Okay, so ganun yung ano. Tingnan nga natin gano'ng kata... Gano'ng karaming ano? Ayan, 10K. Yung $100 niya is 10K. 10K shells yung ano, naging katumbas. So, you know, again, you have to understand, paano magiging sustainable tong game na to? Kung wala namang transaction na nangyayari, saan ako nakikita mo na, oy, si player XYZ, namili ng ano, namimili ng gem, bebentahan mo. Pwede yun. Pero pag, ay, namimili ng ano, ng shells, kasi yung shells, ano rin eh, wala na tong, wala kang paggagastusan other than ika-cash out mo. Okay? Pwede mo ipalit sa gem para mag-gano ka, mamili ka ng mga seeds, mamili ka ng mga plot. Pero ang nangyayari dito, again, sino bibili ng shells? Sana kung nakikita natin transactions na si player A, player B, player C, buying ako ng shells. Sino may shells dyan? Trade tayo. Yun, pwede yun. Maniniwala ako na tunay na tao yung pinagbibentahan. Pero pag ganito na, yung shells na ibibenta mo, hindi mo alam kung kanino mo binenta, alam mo na, galing na sa bagong player na nag-cash in. Okay? Ginigisa lang, ang nangyayari niya, igigisa lang kayo sa ano yan, sa sarili niyong mantika, na sige, invite, kumikita ako dito, pre. Yan, ganyan, huwag na mong invitein, tropa mo. Pre, kumikita ako dito. Pasok ka ng pera mo, $100. Oh, sige kaibigan, sige. Okay yan, kumita si ano, kumita si tropa. Diba? Ano tayo dyan? Lagay tayo ng pera dyan. O, di sige. O, kikita ngayon yung kaibigan mo kasi dalawa pa lang kayo sa ladder eh. Diba? Anong sunod? I-invite na naman siya ng panibago. Ikaw din, mag-i-invite ka rin ng panibago. So, invite lang. Diba? Ang mangyayari sa inyo yan, pag malaki na yung pera, pag masyado ng malaki, pag tingin ng developers, kota na sila, let's say, uy, may 1 million na tayo. May 1 million na tayo, tama na to. Tama na to, kota na tayo, out na. Wala na, di ba? Close. Ano mangyayari ng habol nyo? Sino habulin nyo? Yung content creators. Yung mga nag-invite sa inyo. Kayo mag-aaway. Gagawin ng developers, again, sasara yung game, gagawa ng panibago, lelegold. Then ito, B-Farm. O, ito ha. Ito ha. Papansinin nyo, ang title nito sa taas ha, B-Farm. Dito sa panibagong content, Waterfall Farm. Nagpapalit-palit ng pangalan kasi nga, naging matunog na si B-Farm. Pero, it's the same game. It's the same game. Kita nyo, shell. Ito sa B-Farm tayo ha. Shell, gem, itong USDT raw yan. Then, ito, tinan nyo. Gem, shell, same. Same game, different name, nagpapalit-palit lang. Okay? Siya din yan. Okay? So, red flag. Nagpapalit ng pangalan. Kasi maingay na yung B-Farm. Pagkatapos ng Lele Gold, ang sumusunod na maingay na pangalan na yung B-Farm. Ngayon, pinalitan niya na yung pangalan. Kasi ito, this was 4 days ago. Itong isang upload na to, this was 6 days ago. So, napaka-recent lang na nagpalit niya ng pangalan. So, ano ibig sabihin nun? Bakit siya nagpapalit ng pangalan? Para iligaw yung mga naghahanap. Okay? Na iba to. Narinig mo na yung B-Farm? Hindi, iba to. Waterfall Farm to. Iba to, pre. Pero isa lang naman sila. Diba? Ito pa. Dadamay ko na rin tong mining na to. Ito si ate. Yan o. Okay? Actually, itong content creator na to, sinusubaybayan ko to. Hindi dahil sa ganito yung mga content niya.
is a female content creator, tapos Mir 4 yung content niya. Okay, maganda yung mga content niya, nanonood ako habang naglalaro siya ng Mir 4 kasi ako naglalaro din ako ng Mir 4, di ba? Pero recently nag-quit siya. Kahapon lang yata nung isang araw nag-quit siya sa Mir 4. Then ito yung pinalit niya. Napakamaling, parang feeling ko sa lahat ng content creator na sinusubaybayan ko, siya yung pinakamaling decision sa buhay, no? Dahil ano ba yung inaano niya? Ito na naman, invitation bonus. Kita mo naman mga pre. May invitation bonus, one invite. May 100 ka. Eh di mag-i-invite. Bakit? Ba't ka babayaran para mag-invite? 'Di ba? Anong game 'yan? Bakit ka babayaran para mag-invite? Kasi nga yung mga maglalaro diyan, maglalapasok ng pera. Okay? Ayun, so ito yung pang ano nila, ito yung panghatak nila sa tao eh. May withdrawal proof. Laging ganun. Siyempre makaka-withdraw ka kayo una eh. 'Di ba? Ikaw makaka-withdraw ka una ka eh. Oh, eh yung mga nasa dulo ang hindi. Kaya happy-happy kayo, 'di ba? Ito, papakita ko sa inyo, gaano kalaki yung referral bonus, ha? Ayan. Nako naman. Ito, ang laro dito, hulaan mo lang. Hulaan mo lang yung ano, kung nasan yung gems. Asa yung diamonds pala. Tapos yun, parang nagsusugal, may bet-bet. So, sugal to eh. Pero again, Games and Amusement Board, hindi yan pinapayagan yung mga sugal-sugal kahit sa laro. Okay, kahit nga pustahan eh, hindi nila pinapayagan yan eh. So, hindi natin alam kung may permit na tong ano na to, game na to. So, under ano to, pwede itong maimbestiga ng Games and Amusement Board natin. Kasi ito naman, parang sugal. Nag-ano siya, nag-ooperate siya as casino, online casino, pwedeng ganon. Kasi nagbe-bet yung mga tao. Diba? Again, sino nag-audit dito? Diba? Sino nag-audit dito na hindi ka pinapadama nito na pag tumaas yung bet mo, at certain, biglang bomba yung ilalagay nila kahit hindi naman. Na hindi to RNG. Walang nagsisertify niyan, walang nag-audit niyan. So, pwede kang malugi dyan. And again, sa casino nga natunay, the casino always wins. The table always wins, di ba? Ito, mamakita ko lang yung referral bonus, ha? Ito, puchang ina. Ito, ha? Oh, pag naka-invite ka ng ano, 100 tao, 10,000 agad. Wow, 50,000 players, 5 million agad. Diba? Kawawa ka dyan pag naka-invite ka ng 50,000 players, tapos ano? Tapos naubos. Diba? Ito yung problema eh. Ang mangyari dito kasi, anong potential dito? Eh, boss, Hunter, sugal naman yan eh. Pwede yan, basta makakakash out. Eh, paano pag hindi? Paano pag dumating yung oras na isarado na nila yan? Na may pera ka dito sa loob, na may nakikita kang value ng pera mo dito sa loob, pero hindi mo ma-withdraw. O, paano na? Di ba? Bakit? Akala mo, yung mga anonymous na tao, honest, di ba? Sino ba nakasangkalang? Hindi naman sila, hindi naman yung mga developer. Hindi naman dito, Peso Win ang pangalan. Pero sa umpisa, Flames. So, ano talaga sila? Sino ba talaga? Ano ba to? Peso Win o Flames? Diba? Ano? Typo, hindi pa na-edit. Ano ba yan? Ito kasi yung mga proof. Nakabidraw ko. Tantanan nyo na yan. Mga pang ano yan, pambudol yan ng mga ano, mga sindikato sa MLM. Dati pang ganyan. Na magpo-post na may pera. Nagpo-post ng maraming pera. Kumita ako ng pera. Ganyan. Lumang tugtugin na yan. And sana tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Kasi yes, kayo, kikita kayo. Bukod sa binabayaran kayo to promote the game. Pero, di ba, ang talo din yan dulo, yung mga kapwa nyo rin na nanonood sa inyo, na supposedly, mga subscribers nyo, mga nanonood sa inyo, nagtitiwala sa inyo na hindi kayo magpo-promote ng mga kabulastugan. Di ba? So, sana tigilan nyo na yung ganito content. Kaya nyo naman eh. Di ba? Ano ba naman yung gumawa kayo ng content na hindi kayo walang involved na pera. Mag-content kayo ng ano lang, nang hindi kayo nag-i-invite. Kasi tingnan mo ito, may sinasabi pang mga cashback, pero bullshit lang yan, yung mga cashback na yan. Pero wala yan. Ayan, tingnan mo, tarantado, tingnan mo, MLM na MLM mo. Dito kasi. Punta, may legging. May left and right eh, may direct invite, tapos may level 2, multi-level marketing, ayo MLM. Ganun nag-work yung MLM, 'di ba?
Oh, pairing bonus ay no, level 2 may pairing bonus pa. Ibig sabihin talagang ginigisa ka lang sa sarili mo mantika. Okay, so tantanan niyo na. Saan ka nakakita ng ganyan laro, may pairing? Laro may invite. Come on, 'di ba? Sayang naman si ate. Okay naman yung MR4 content mo. Balik mo na lang yun doon. Tantanan mo na yan kasi pangit naman, di ba? Binitawan mo yung content mo na maayos. Binitawan mo yung content mo na MR4 na wala kang inaargabyadong tao. Pinagpalit mo sa ganito. No? Pinagpalit mo sa potentially nakakalamang ka. Ano ba yun? Potentially manlalamang ka ng tao. So ayan, I'm very sad for this content creator kasi nga bakit, 'di ba? Bakit ka nagkaganyan? Hindi naman sa ano, again, kidding aside ano. Tignan niyo kung saan nanggagaling yung pera, yung mga pino-promote ng mga 'to. Saan nanggagaling yung pera ng bawat mga paano kayo magkakapera sa tatanim? Again, sino namimili ng Shell? Diba? Maglokohan pa kayo dyan. Kayo-kayo lang din yan. Pera nyo rin yan. Yung pinasok nyo na $100. Yun din yung pinapaikot. Ngayon, pag wala na yan, pag nakuha na nung developer yung parte nila, wala na silang ipang babayad sa inyo kahit na yung shells nyo dyan, 1 million, hindi nyo makakash out yan. Ano ba naman yun? Pinapanghawakan nyo kasi may shells naman. Ano pa gano'n? Pag dumating yung point na ayaw na ng mga developer, nakota na sila, na gusto na nila mag-pull out. O kaya lumabas ulit yung advisory ng SEC. O, sabihin natin may 10,000 ano ka, may 10,000 shells ka. Wala yan, 10,000 ano yan, 10,000 drawing yan. Pag sinabi ng developers na, oh, wala na, hindi na tayo pwede mag-withdraw. O, wala na, close na natin yung game, shutdown na kami. Wala na, hindi na nga magsasabi ng gano'n yan eh. Diba? Wala yan. I mean, biglang magsasara yan. Ang sinasabi ko sa inyo. And, hindi yan, ang mangyayari yan, sisisi sa mga content creator na katulad ko na, eto kasi si ganito, si ganyan, naggawa pa ng content na ba't ganito, nasira tuloy, na-fad tuloy. Hindi, tantanan nyo na. Kasi nga, again, hindi talaga sustainable yung gantong model. Okay? Hindi talaga sustainable yung ganyang model ng business, kung ano man. Kasi, again, walang palitan ng shells na nangyayari. Kayo-kayo ang palitan diyan yung pera na pinasok. Siyempre ikaw, Gina GK, magpapasok ako ng malaking pera. Bakit? Para ikaw yung ano, para lumaki yung farm mo, para mas mabilis ako makapag ano. Mabilis ako makapag cash out. Ang ROI ko naman dito mga 2 months eh. 2 months ROI na ako. Then after noon passive income na. Wala na, hindi natatagal ng 2 months 'yan. Hindi natatagal ng ganung panahon 'yan na makapag ROI ka pa. Kahit pa nakaka-withdraw ka, yes, pero at certain point, magta-topple down yung ano yan, yung system na yung ganito, na may mga referral bonus, yun lang, ba't may ganun, nagtatanim ka, tapos kikita ka ng shells, hindi mo, darating yung point na hindi mo na ma-withdraw yung shells. Ayun sinasabi ko sa inyo, kaya kung nakikita nyo tong content na to, and napapanood nyo to, pantanan nyo na, huwag nyo na kayong pumasok sa ganito. Again, there are many ways to make money online, na hindi nyo kailangan ganito, na hindi nyo kailangan lamang ng ibang tao. And I'm telling this not only to content creators, no, but for those na naghahanap din ng opportunity na kumita. Kasi syempre, alam ko naman, naintindihan naman natin, mahirap kumita ng pera ngayon, sobrang taas ang mga bilihin. And yun yung nagiging ano, yun yung ginagamit sa inyo ng mga masasamang loob, mga developers behind the games na ganito. Sinasamantala nila yung ano, yung need ng tao ng pera. Okay? Pero again, I can assure you na there are many ways na pwede nyo pagkakitaan. Kailangan nyo lang talagang ano, mag-effort. Hindi pwede na ganito na maglalaro lang ako, kikita na ako. Walang ganun guys eh. No? Walang ganun. No? I mean, sure, Axie Infinity, ganun dati. Pero tita naman natin, hindi naging sustainable. Ano nangyari? Di ba nawala? I mean, nawala yung earnings. Na-realize ng tao na hindi sustainable. So dapat, ano nyo na yun? Tanggapin nyo na sarili nyo na wala talagang ganun. Kung gusto nyo kumita ng pera, there are other ways. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong vlog. Pwede kayong mag-buy and sell. Magtrabaho. Yung pinaka-basic na pwede nyo gawin. Ako,
Ayan, share ko lang, no? Medyo mahaba tong video. Share ko lang ng konti, no? From Axie, naging content creator. Ngayon, balik ako sa trabaho. Kasi nga, alam ko na I have to make money the right way, no? Hindi ko kailangan... hindi ako kailangan mag-result. Pero kung sasabihin nyo, may mga offer ba sa akin na gumawa ng mga content para dito? Diyos ko, ang dami. Kung gugustuhin ko lang, pwede. Kasi ayan, mga mag-i-email yan sa'yo eh. Automatic yan. Basta may mga content creator, may mga nag-aaral nyo, maghahanap ng mga content creator na magpo-promote ng mga game na yan. Tapos babayaran nila. Ang dami. Sasabi ko sa inyo, nasa tao na lang talaga kung ayaw nila o gusto. Okay? So, again, marami. Mag-aral kayo ng learn new things. Ako, nag-aaral ako ngayon ng front-end development kasi kailangan ko na extra income eh. Gusto ko na mas maraming pera. O, hindi may trabaho na ako. O, ano pang gagawin ko para madagdagan yung income ko? Maghanap ako ng isa pang income, source of income. Paano? Di, nag-aaral ako ngayon. Ganun yung gawin nyo. Huwag kayong maghanap. Huwag kayong mag-grab dito sa mga gantong quick cash. Okay? Na walang ganun eh. Illusion yan eh. Na wala kang gagawin pero yayaman ka. Puta na. Walang ganun, brads. Walang ganun. Ako nang nagsasabi. Kung may ganun, edi sana. Diba? Pakahirap pa si Bill Gates. Nagpakahirap pa si Mark Zuckerberg. Nagpakahirap pa si Warren Buffett. Nagpakahirap pa si Jack Ma, diba? Puta, may ganun pala. Walang gagawin, yayaman. Walang ganun, diba? So, sana ma-realize yun na yun by now. And, yun. Kasi, sa ngayon ha, ito final words. Yung mga tao sa YouTube, kumikita sa pagtuturo kung paano kumita. Okay. Gets ba yan? Ayan. So, kung di mo na gets, balik-balikan mo lang. Maintindihan mo rin yan. So, yun nga guys. Maraming salamat. See you on the next video.